Mayo 25, ikatlong araw ng Marawi Siege. Naatasan si Private First Class Ryan Bayot kasama ang siyam pang mga sundalo na magbantay sa detachment malapit sa bahay ng isang lokal na opisyal na nasa Barangay Lilod, Marawi City. Sa kabila ng palitan ng putok sa ibang lugar ng Marawi, ay matiwasay naman sa lugar nang dumating ang kanilang grupo. Pero ang katahimikang ito ay hindi rin nagtagal. Bandang 5 ng umaga ay bigla na lamang sila ay pinaulanan ng bala. Gumanti sila ng putok, pero sadyang napakarami ng bala mula sa iba-ibang direksyon. Ang kanila rin ipinagtataka ay kung bakit may tumitira rin sa kanila mula sa bahay ng mayor. Ang kanilang hinala ay baka nakuha na rin ng mga terorista ang bahay na iyon. Maya-maya pa ay isa-isa nang nalagas ang mga kasamahan ni Bayot. Ang tatlo naman ay himalang nakaalis sa lugar na kanilang napuestuhan. Ang isa sa kanila ay nasawi rin at ang dalawa naman ay nakaligtas. Ngayon ay nag-iisa na lamang si Bayot. Tumawag siya sa kanyang commander para humingi ng reinforcement, pero ang reinforcement ay hindi rin makapasok dahil ang daan papunta sa kanilang lokasyon ay puno rin ng mga kalaban. Makaraan ng ilang oras ay humingi ulit si Bayot ng tulong pero hindi pa rin makapasok ang reinforcement. Sa pag-aalalang hindi na siya matutulungan, tumawag ulit si Bayot pero sa pagkakataong ito ay hindi na para humingi ng tulong. Dali-dali niyang ibinigay ang kanyang grid coordinates sa kanyang commander at binitawan ang mga katagang, "Bombahin na lang ninyo ang lokasyon ko, sir." Ito ang mga huling hiling ni Bayot dahil alam na niyang napapaligiran na siya ng mga kalaban. At kapag binomba ang kanyang lokasyon ay matatamaan din ang mga kalaban. Pero ito ay hindi nangyari. Umabot pa ng 4 na araw bago nakuha ang walang buhay na katawan ni PFC Bayot at ng iba pa niyang mga kasamahan. Ang isa sa mga pumunta para makuha ang kanilang mga labi ay si Sergeant Larry Bayot, ang tatay ni Bayot.
Ayon sa kanya, si PFC Ryan ay hindi nagtamo ng sugat dahil sa bala. Ang kanyang mukha at leeg ay nagtamo ng marami at matinding sugat gamit ang itak. Si PFC Ryan Bayot ay iilan lamang sa mga nasawi sa mga unang araw ng bakbakan sa Marawi. Ang kanyang mga labi ay iniuwi sa Barangay Upper Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pero ang nangyaring ito ay simula pa lamang ng 5 buwan na gyera para sa kalayaan ng Marawi. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.